Guys, kain tayo. Ito pala yung pagkain ko ngayon. Ayan. Ang pagkain ko ay cauliflower. Ay, broccoli pala. Broccoli. And meron spices. Pork mince. Ayan. Meron pork mince. Ano pa? Basil. And saging. Saging to na may pork mince and basil. Hop. Ayun. Hop. Tsaka salsa. Kalimutan ko na magdasal. Sorry, Papa Jesus. Gutom ako. Ang sarap niya, guys. Try niyo. Ito. Ano yung basil pesto? Naloko siya. Kasi, at saka saging. Kasi wala namang kanin. So, ang ginawa ko, yung pork mince, sinaloko sa saging. Para magkaroon ako ng lakas. Kaya kapag nag-abroad kayo, gumawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng lakas sa bakaran. Kasi, kung wala, magiging kawawa tayo. Ayan. Pero ako medyo okay-okay kasi wala sila kaya nagagawa ko yung gusto ko. Walang pasok yung mga alaga ko na sa taas. Wala yung mga amo ko. Gutom ako, guys. Ang hirap magtrabaho sa abroad. May stress ka mag-isip ng pagkain. Kumuha ako ng minced pork nila. At kumuha ako ng paraan para magkaroon ng lasa yung karne ko. Meron na akong basil pesto. Ito yung ginamit ko. Kaya pag mag-abroad kayo, ito yun o. Pag nag-abroad kayo, mag-isip kayo mabuti para hindi kayo maging kawawa. Dahil madadamot ang mga ano. Hindi ko naman sinabi ng lahat, pero as in kuripot sila. Ako gagawa ng paraan. Maka survive ka.
Taste mo yun. Ang sahod dito sa abroad. Kulang kung tutuusin. Kung gala ka ng gala, kulang. Pero kung hindi ka gumagala, matutupad mo yung mga pangarap. Magkakaroon ka ng bahay, lupa, sasakyan. Kapag hindi ka nag-off day, totoo, promise. Kung hindi ka nakikipagkaibigan, ikaw lang. Kaya, dalawa, isa, tatlo, lang ang kaibigan mo. Hanso ka. Ang hirap. Dito maraming nagkakaroon ng depression, stress kasi kulang sa pagkain. Dati ganun ako nung una ko dito. Siyempre may takot pa ako. Pero bumibili na rin ako ng sarili kong pagkain minsan. Para walang gulo. Kaya pumunta tayo sa abroad para magtrabaho. Hindi para makipag-away sa ama. Masarap mamuhay ng tahimik. Wala kang inaalala. Kahit mahirap. Hindi natin, hindi ko sarili itong bansa. Kaya kailangan ko respetuhin. Kahit nakakababa na ng ano. May Diyos naman na nakakakita. Kaya yun ang sinasabi na babantayan ako ni Lord. Hindi ako pababayaan. Harap. Dito need mong dumiskarte para mabuhay. O kaumasa lang sa ano, ibibigay nila. Pero kailangan mo pa rin maging mabuti para na maging okay lahat. Top. Tapos na guys. Bye. Bye guys and God bless. Para meron lang din ako may upload. Kung napapansin nyo, parang ano, paulit-ulit na lang yung sinusuot kong damit. Kasi pinadala ko na nga yung mga damit ko sa Pilipinas. So anyway guys, bye and God bless. Nakapantulog pa ako. Excuse me. Bye bye and God bless.